pagbalik. Nakambal ahon. Medyo mahaba yung ahon. Minsan, tsaka 16. Pahinga kami na part. Yan. Ito yung kiyakyat yung mga bike natin. Isang magandang umaga sa lahat. Sa ride na to, tayo ay pupunta sa Reverse Palace. O kilala din sa tawag na Refpal. So mula Manila, tayo ay pumadyak hanggang dito nga sa area ng Kanlubang. So ang ruta pa Refpal ay mula Kanlubang, Laguna, patungo sa People's Park in the Sky ng Tagaytay. So sa ride na to, ang kasama natin ay si Ian at syempre si Bart. Tinawag din itong Palace in the Sky dahil dito makikita ang mansyon na ginawa para kay President Ronald Reagan. Kaya lang ay hindi na natapos dahil nakansila ang kanyang pagbisita sa lugar. Ang bundok na kinatatayuan nito ay tinatawag na Mount Gonzales na ngayon itawag ay Mount Sungay. Yun, currently, paahon tayo, papunta na ang Marcos Mansion. So, dito sa era, medyo makikita lang yung daan, kaya mahirap kapag may manakasabi ka sa sakyan. Dito sa area, 9 a.m. lang nagpapapasok ng siklista. So, sakto lang na past 9 na kami nakarating, kaya dire-diretso na yung pansak natin. So far yung pinaka taas 16. So andito na tayo sa Marcos Mansion. Andito tayo sa may Kasili, Cabuyao, Lago. Kakatapos lang natin dito sa may Marcos Mansion. Konting photoshoot tapos larga na. Let's go! Uno! 12! Pinaka mataas na inahon natin bago din sa Marcos Mansion, 16. Pero dito nalaro na 9 hanggang 12. Ayan, no? Ito yung kambal ahon. Pero hindi naman ganun katarek. Kayang-kaya. Kahit tubig, kaya uunin. Ito yung kambal ahon na sinasabi. Gawin lang natin dito sa sa pangalawa. Yung unang ahon, banayad lang. So ito na. Aahon na natin tong pangalawang ahon sa tinatawag nilang kambal ahon. Current gradient 14. Tingnan natin pagdating dito sa pinakatoktok. So yung problema nga lang yun, yung mga kasabay tayo sasakyan, minsan may nag-overtake pa dito.
Yung may 15. Yan dito sa pinakatuktok. Recovery na lusong. Tapos pag mga nagugutom kayo, meron mga kayo nandito. Yun, medyo lumilim din. So after nung tambal ahon, mostly yung mga tatahakin yung daan ng gradient 4 to 6 yung gradient, so hindi na kayo masyado mahirapan after nung kabal ako. So pagdating dito so may purok uno ng kasili, ahon ulit tayo, pagbungad 10%, 11, 13, yun, may 15 max gradient, 15. So yun, after mostly 200 meters after ng ano, purok 1. So yan, may recovery. Ito saglit lang, tapos may ahon din dun. Ang problema, sobra init. Yun nga rin alam ko eh. 10:15. Sobra init. Ito medyo mahabang ahon. So currently, sa 10% gradient, so meron pa dito. Dito, medyo mahaba yung ahon. Habang 15 at saka 16. Kanina pa namin ito inaahon, hindi pa rin natapos. Pahinga kami ni Bart, grabe init, di na kaya. Nakakalas pag yung sobra init. Yung si Ian nauna na. Pag napahinto pa, eh yung problema, makakasabay tayo sa sakyan. So, tayo makakuha buwelo. Kailangan muna natin silang padaanin lahat bago tayo makapadyak. Tingnan namin ni Bart, sir namin mag water break. Anong init, sobrang init. Siko. Mukhang ahon. Mukhang ahon pa. After 100 meters, nagpahinga kami ni Bart. May ahon na. So gradient 15, 16 pa din. Mag-umabutin dito sa recovery. Ayan. Sabi malamig. Mainit eh. Sobra init. Sabi after nito, yun yung ano, maliswell, ayun na nga. Pero tayo, may aahunin pa tayo. Bakit ang Tagaytay? Dahil handaan natin pa uwi. Paginaldo. Ba't pala hindi na tayo nagpahinga? Maray ko pa yung test time. Yun. Nag-picture lang kami dun sa KOR. Tapos sibat na agad. Mga trip na itong mga tayo. Pagka-picture, alis agad. Ayun no. Yung sa taas dun. Yung so yun yung papunta dun sa may Palace in the Sky. So currently hindi pwedeng iakyat yung mga bike natin. So nag-decide na lang kami na dito na lang muna kami magpapahinga. Hindi na namin pupuntahan yung hilinga. Bawal iakyat yung bike. So for safety, hindi na namin pupuntahan yon kasi mostly lahat ng mga kami nakapunta na dun. So yun nga, advice lang, kung pupunta kayo dito, at least merong isang tao na pwede magbantay sa mga bisik kapag picture. Kasama pala natin si Sir Ram. So siya yung nagsabay sa atin na ano, bawal nga iakit yung mga bike. So nag-offer siya na siya yung magbabantay ng mga bike. Eh syempre, ayaw din naman namin siya magbantay ng mga bike kasi kami nasa taas tapos siya nandito sa baba, di ba? So nag-decide na nga lang kami na dito lang kami maghanap na lang tayo ng makakainan. Yun! Medyo lumamig na dito.
So dito sa part na to, puro ano na to, lusong. Oh, si Sir Ram, sisibot na siya dito. Bali na siya na nubali. Pero tayo, diretso pa tayo. So andito pa rin tayo sa may Tagaytay. So magla-lunch kami dito sa mga JT's. I'm sorry. Ayan, so hanap muna tayo ng option saan merong ano, kitang kita yung view. So dito yung in-offer sa atin, 450 set ng bulalo, good for 3, sakto tatlo lang kami. So ang hinahanap kasi namin yung, ayan, yung makikita natin yung view itong Taal area. Ito yung sinasabi, fifth deck, pero kita daw yung view, tingnan natin. Yun, so ang napili namin, dito kami sa may Metro View. Yun. Red carpet ah. Musip ako. Tapos umahon ng red wall. Ahon ka rin pala sa hagdan. Lugi ah. Ahon red wall, ahon hagdan. Ayun, sabat na kami. Ito may Metro View, pinakainahan na lang. Alauna, tirik na tirik yung araw. Grabe, sobra init. Yun, dahil pauwi na rin naman tayo. Wala dito, sa Silang, Cavite.